Noong bandang late 18 at early 19th centuries, marami o halos lahat ng naninirahan sa gawing New England sa Amerika ay naniniwala sa bampira. Bagaman ang paniniwalang ito ay mula sa Europa, nadala ito ng mga Ingles sa lugar. At kasabay ng paniniwalang ito ay ang paglaganap naman ng hindi nila namamalayan at hindi rin pamilyar sa kanila na isang karamdaman. Ito ay ang tuberculosis. At ang kakulangan sa kaalaman patungkol sa sakit na ito ay magdudulot ng isang mass hysteria na kung tawagin ay bonfire panic. Nagsimula ang lahat ng dahil sa paglaganap ng sakit sa lugar na tuberculosis. Nasa panahon ngayon ay tinatawag ding consumption. Marami ang binabawian ng buhay. Kung saan hindi lang individual, kung hindi pamilya, komunidad, ganun karami. Ito'y dahil wala naman silang kaalam-alam sa madaling pagpapasa-pasa ng bakterya. Ang pagkakasakit ay nagdadala ng pagbagsak ng katawan ng maraming tao. Kaya nga tinawag din ang sakit na consumption. Dahil sa ang paniniwala ay kinakain daw ng karamdaman ng mga tissue ng tao. Dahilan para mangyayat, pumutla at magsukan ng dugo. Sinasabing 2% daw ng populasyon ng lugar sa panahong iyon ang binawian ng buhay ng dahil sa sakit. Hanggang sa dumating na ang paniniwala na ang unang binabawian ng buhay sa isang pamilya ay ang siyang nagiging bampira. Kung saan matapos itong malibing ay babangon ito mula sa hukay at iisa-isahing paslangin ang kanyang mga naiwang mahal sa buhay. Yun ang pagkakaalam nila dahil nga sunod-sunod din ang namamatay sa isang pamilya. Hindi nga kasi nila alam ang ideya ng hawaan kahit pa ang mismong sakit. At para matigil daw ang sa tingin nila ay isang lagim o ang pag-atake nga ng mga bampira. Dito ay inuhukay nila ang mga labi ng mga pumanaw para alamin kung buo pa ba ito. At kapag nalaman nilang buo ay hahati-hatiin nila ang katawan at susuriin nila ang mga lamang loob nito. Dahil kung meron silang makikita ang sariwang dugo dito ay agad nilang papakahulugan na ito ay isang bampira. Para sa kanila ang isang bampira ay kinukontrol ng isang masamang espiritu. At para lumayas ang masamang espiritong ito, ay kinakailangan nilang magsagawa ng ritual. Ang mga parte ng katawan na sa tingin nila infected o meron ng mga sariwang dugo, ay kanilang sinusunog. At ang abo nito ay ang ipapakain nila sa kanilang mga kamag-anak o kapamilya na merong dinaramdam. Ang hindi nila alam ay lalong magdadala lang ito sa pagkahawa. At para naman siguraduhin hindi makakabalik mula sa libingan ang isang bampira, ay pinupugutan pa nila ng ulo ang isang bangkay. Ang mga tala ng paghukay ng mga bangkay sa New England sa panahon ngayon ay sobrang dami sa iba't ibang pagkakataon dahil nga sa takot ng mga tao. At ang sinasabing kauna-unahang tala ng paghukay ng labi o sa tingin nga nila ay para maagapan ang vampirism ay naganap sa Wellington, Connecticut noong 1784 at ang pinakahuli naman ay noong 1892 sa Exeter, Rhode Island. At ang haba nga o scope ng panahong ito ay ang sinasabing pagkakaroon din daw ng consumption endemic sa New England o yung paglaganap nga ng tuberculosis. Pero sa panahon ding iyon ay nanatiling misteryoso ang pangyayari sa lahat. Dahil 1882 pa naman madidiskubre nitong si Robert Koch ang bakterya na nagiging sanhinga ng sakit. Bagaman hindi pa rin naman matutuklasan ng gamot dito. Isa naman sa sinasabing pinakapamosong kaso ng maling paniniwala ng vampirism sa panahong iyon sa New England ay ang kaso nitong si Mercy Brown. Ang ina nitong si Mercy ang unang nagkasakit sa kanilang pamilya kung saan ay nahawa na rin ang kanyang kapatid na babae at maging siya. At sa kanilang pagkakaroon ng sakit ay agad naghinala ang mga taong nakapaligid sa kanila na isa sa kanilang pamilya ay vampira. Hanggang bawian ng buhay itong si Mercy Brown. At makalipas ang 2 buwan, ang ama nitong si Mercy na si George Brown na hindi naman naniniwalang bampira ang may kagagawan ng lahat o ng pagkakaroon nga ng mga sakit ng tao, ay wala namang nagawa at napilitan na lamang na ipahukay ang labi ng kanyang asawa at mga anak. Ito ay dahil na rin sa pamimilit ng mga tao sa kanilang komunidad. At doon nga tumambad sa kanila ang kalansay ng kanyang asawa at ng isa niyang anak at ang halos buo pang katawan nitong si Mercy. Dahilan para agad gumapang ang balita at paniniwala na baka isang bampira itong si Mercy.
lalo na't napag-alaman nilang may sariwang dugo daw sa puso nito. Kaya naman kinuha nila ang parte ng katawan na ito at agad sinunog sa gitna ng ritual. Kinuha nila ang abo at hinalo sa tubig at pinainom ito sa kapatid nitong si Mercy na may sakit na rin sa mga sandaling iyon. Ito'y para gumaling nga raw sa karamdaman, pero sa kasamang palad ay hindi ito nakaligtas. Sa panahon natin sa ngayon, itong si Mercy Brown ang naging mukha ng pangyayari sa New England. Bagaman ayon sa mga eksperto, kaya hindi raw kagad nabulok o naging buto ang katawan nitong si Mercy, ay dahil nang inilibing siya ay na-expose siya sa malamig na panahon. Kaya naman ang katawan niya ay na-preserve. Isa rin sa naging biktima ng hukay puntod scam noong panahon iyon ay itong sa Frederick Ransom ng South Woodstock, Vermont, na binawian ng buhay noong February 14, 1817 sa edad lamang nitong 20. Sa takot ng kanyang ama na baka atakihin sila nitong si Frederick, ay agad nitong pinahukay ang libingan ng anak at pinasunog din ang puso nito. Hanggang sa paglipas ng panahon noong September 26, 1859, ayon kay Henry David Thoreau sa kanyang journal, ang mga pangyayaring naganap daw sa New England ay dala lamang daw ng paniniwala sa mga pamahiin ng maraming tao na kapos pa sa kaalaman. At sa ngayon sa makabagong panahon, kung saan ay naimbento na rin ang gamot sa TB o consumption noong 19th century pa, ay marami na sa mga sinaunang paniniwala ang nabago na. Itinuturing naman ang Rhode Island na bahagi ng New England na Vampire Capital of America. Sa panahon natin sa ngayon sa mga makabagong pananaliksik, sa lugar ng pinangyarihan ng Vampire Panic, ay napatunayan din naman nila na wala naman talagang kahit isang bangkay ang muling nabuhay para maging isang vampira. At ang lahat ng mga ito ay dala lamang ng maling paniniwala. Samantala, sinasabi ng mga naging inspirasyon ng writer ng Dracula na si Bram Stoker ang naganap ng New England Vampire Panic dahil nang bawian daw ito ng buhay noong 1897 ay isang katutak daw ng mga newspaper clippings patungkol sa nangyari kay Mercy Brown ang natagpuan sa kanyang mga files at mga kagamitan. Muli, maraming salamat sa inyo mga pao sa inyong muling pagsama sa video natin sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe at matagal ka na nanonood, pwede ka na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell. Nang sa ganun ay makasunod ka sa mga topic natin sa mga susunod na araw. At muli, maraming salamat sa inyo mga paos at see you sa next episode. Bye-bye!